pagdarasal daw dapat pinaghahandaan. Dapat ay humigit kumulang isang taon ang preparasyon. Dapat nasa tamang lugar ang lahat ng kailangan. Bihis na bihis sa mga dadalo. At higit sa lahat, alam na ng mga ikakasal ang kanilang gagawin. Pero sa iilang oras lang, tapos na ang kasal na pinagkaabalahan. Paano naman ang buhay na ngayon sasalubungin ng magkatuwang? Napaghandaan na kaya nila ang isang samahang walang hanggan? Na ang maglaan ng panahon at pagod para sa tinatawag na dream wedding. Pero isang araw lang ito at simula lang ng isang habang buhay na pagsasama. Hindi kaya dapat mas pinagbubuhusan ng atensyon ang isang dream marriage? Marahil ang dumaraming paghihiwalay at pagwawalang bisa ng kasal ngayon ay dahil na rin sa kakulangan ng tunay na paghahanda. Hindi lang para sa kasal, kundi para sa buhay mag-asawa. Ano nga ba ang iba't ibang pinagdaraanan ng mga ikakasal? At paano magiging matagumpay ang kanilang samahan. Sa simula, parang napakagandang panaginip talaga ng buhay mag-asawa. Kahit nga raw tapos na ang pulot gata, halos nilalanggam pa rin sa tamis ng pagtitinginan ang bagong kasal. Ito yung tuko para kang nasa langit, parang honeymoon. Ito yung tuko na parang hindi magkakamali yung partner. Ay, ang sarap kasama, parang gusto mo nang tumagal. Ito yung ibig sabihin parang malagkit at madikit. Ibig sabihin, pwede, hindi ka pwede dumaan sa gita. Kasi alam mo na yung mga nagmamahalan, di ba sila parang high na high sa isa't isa. Talagang napakaganda, kumbaga para silang nasa langit. Nasa alapaan. Alam na alam ito ng mag-asawang Tintin at Julius Babaw, mga kilalang TV personalities. Nasaksihan ng maraming Pilipino kung paano umusbong ang kanilang pag-iibigan hanggang sa ito'y nauwi sa altar noong 2002. Yung bagong kasal kami, di ba, honeymoon phase, ayan, napaka-romantic kasi kaming dalawa lang talaga sa bahay. At that time, wala pa kaming stay-in na maid, wala kaming stay-in na driver. So kaming dalawa lang sa bahay, andun yung mga moments ng tahimik na kami lang talaga nag-uusap, na-enjoy namin yung isa't isa, yung companionship ng isa't isa. Na-realize ko na masarap pala yung ganoon, na meron kang kasama, meron kang kwentuhan, kapag may problema ka, meron ka agad nasasabihan. May umaalalay sa iyo pagdating sa paghahanda ng pagkain mo, kahit na hindi siya minuto. Umaalalay lang. Maganda na. Gayon, yung to ng romansa, yung malapit kayo sa isa't, kumbaga, para kayong lumulutang. Ito, kumbaga, walang pagkakamali ang bawat isa. Napakalaki ng pasensya. Parang, ang laki-laki ng pasensya. At ang pasensyang ito ay kailangan ng mag-asawa habang unti-unting lumalalim ang pagkakakilala sa isa't isa. Totoo yung sinasabi nila no, na hindi mo talaga makikilala hanggat hindi mo pa kasama.
Kasi maski sa kaya nga siguro yung pag mag-asawa na kayo, tsaka mo lang nalalaman na, ah, ganun pala siya. May mga aspekto ng pagkatao na hindi mo talaga nakikita kahit nang mag-boyfriend at girlfriend pa lang kayo. Nalalaman mo lang pag mag-asawa na kayo. 13 taon ng kasal sina Lou at Mark Kerubin. Pero ayon sa kanila, patuloy ang proseso ng kanilang pagtuklas sa katauhan ng isa't isa. Ang problema lang, parati tayong may illusion tayo of the person, of our partner, di ba? Meron tayong illusion na ganito siya. Only to find out as we go along na hindi siya ganun. I think that's where, and you only know that pag magkasama na kayo araw-araw, ganyan, lumalabas na yung mga, yung, nakikita mo na mas in detail yung partner mo. So I think that's where problems start to set in, di ba, pag nandun ka na sa stage na yun. Meron pangalawang yugto ang itong buhay mag-asawa, itong pagmamahalan. Ito yung yugto na parang ayaw nang gumising. Ito yung nababangungot na, yung mga ganun. Parang ka nasa impyerno. Yung isa kanina, parang ka nasa langit. Ito naman, parang nasa impyerno. Parang wala nang tamang ginawa itong partner. Ang ganun ba? Pagkagising sa umaga, para makita mo, ito ba yung akin na pang-asawa? Ang yugtong ito ay tinatawag na disillusionment o pagbabago ng akala. Niyayanig ang samahan ng mga napapadalas na di pagkakaunawaan, malaki man o maliit. Palaging nag-aaway, mabigat yung loob. Minsan ayaw mo nang umuwi sa bahay, ganun. Kasi palagi lang nag-aaway, minsan nagkakasakita na. Hindi lang sa salita, minsan nagbubuhatan ng kamay, ganun. Ibig sabihin itong disillusionment, palagi silang bigo sa isa't isa. Masyado na silang kumbaga wala nang respeto sa isa't isa yan. Nawala na ng respeto. Hindi lang yan, nawala na ng tiwala sa isa. Yan. Puro mali ang nakikita. Parang ang tawag dyan, parang ang laki ng frustration. Kumbaga, para kang bigo palagi. At ang pinakamalaking hamon ay ang malampasan ang mga pagsubok ng yugtong ito at makaabot sa susunod na yugto ng pagsasamahan. At times of disillusionment, ang sinasandalan mo, yung masasayang panahon ng pagsasama at titignan mo what you have, diba? At this point in time, ano mo meron ka? Ito yung yugto, manatang tinatawag na, kumbaga ito na yung pagbubuo ng desisyon. Nakikita mo na yung kahinaan at nakikita mo na yung lakas. Nakikita mo na yung dilim at liwanag ng pagkasama. Kumbaga, wala ka nang itatago. Nakita mo na yung baho nitong taong ito. Pagising sa umaga, naamoy mo na yan. Parang gano'n ba? Itong taong sa kabila ng lahat, ito bang taong ito, mamahalin mo pa rin siya. Yun. The closer you are with the person, the closer you are, the more problems you have, di ba? Because they're the people na nakakasama mo araw-araw at kailangan magkasundo kayo. Bagamat mahigit 20 taon lang nagsasama sina Luis at Johnny Delgado, taong 1992 lang nang napagdesisyonan nilang magpakasal. Kasama ng desisyong ito, ang paninindigan na lalo pang pagtibayin ang kanilang pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Respect is an act of will, eh. Love is an act of will, eh. So, yung siguro ang dapat naisipin na yun nga, dun sa journey na yun, ito ba, eh, sasama yun o baka ayaw naman madumihan yung paan niya o baka, does he care enough for me? Or does he care more for enough sa biyahe? Does he care enough for me na pagka masilipan niya yung mga pangit sa akin o my wretchedness, my weaknesses, will he still love me? At higit sa pagiging basta na riyan para sa iyong katuwa, higit sa paninindigang BBBTO kahit anong mangyari, ang pangatlong yugto ay may hamon. Nakita mo na yung kahinaan, nakita mo na yung lakas, pero ang hinahanap mo ngayon, ano yung pangangailangan ng relasyon? Ang tanong, paano kita higit na mamahalin? Kung baga, ito yung pangatlong yugto, ahanapin mo, paano ba kita higit na paglilingkuran? Paglilingkod at pagbibigayan ng mag-asawa sa isa't isa ay maihahalin tulad sa pagbibigay at paglilingkod ni Kristo sa simbahan at natin sa Kanya. Ito ay patuloy na nagaganap
habang yumayabong ang pagmamahalan at lumalalim ang samahan. Sa kahuli-hulihan, ang ating inaasam ay ang ganap na pag-iisang dibdib, ang pagiging isa sa iba't ibang nibel, katawan at puso, kaluluwa at isipan, ang unti-unting pagsasanib ng ikaw at ako upang maging tayo.